Sindak Short Stories present Gabi ng Lagim, The Aswang Attack. Mga kwentong aswang na isinulat ni Vel Ann. Sindak. Pre, naniniwala ka ba sa aswang? Tanong ni Bano. Bahagyang tumawa naman si Lito dahil sa tanong na to. Anong klaseng aswang ba'y tinutukoy mo, pre? Marami kasi akong kilala na kumakain ng hilaw at buo pa kung kainin. Sagot ng huli. Nagtawanan ang dalawa. Halatang lasing na dahil sa lambanog na tinira nila kanina lang. Pagewang-gewang pa kung lumakad si Bano at nakaalalay na lamang si Lito para hindi ito matumba. Siya rin ang may hawak sa palakol nito. Isa siyang construction worker habang magsasaka naman ang kaibigan niya. Nananakot ka ba, pre? Bukas ka na lang manakot nung hindi tayo naglalakad sa gitna ng madilim na kalsada. Napitlag silang dalawa nang biglang may dumaang daga sa harapan nila. Pagkatapos nito, putik, para tayong mga bakla nito eh. Sambit ni Bano sabay tawa. Pero seryosong tanungan nga, pre. Naniniwala ka ba sa aswang? Alam mo namang lumaki ako sa lungsod kaya mukhang imposibleng paniwalaan ko yung tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Mas lalong nilakasan ni Lito ang sinag ng flashlight sa kanilang daan dahil medyo madaming batong nakausli. Baka matisod pa silang dalawa ng kanyang kaibigan. Ibinalik naman ni Lito ang tanong sa kanyang kaibigan. Bakit ikaw ba, pre? Naniniwala ka dun? Medyo lang. Eh sabi kasi ng mga matatanda eh, magaganda at pogi raw ang mga aswang eh. Ano mang koneksyon yung pagiging maganda at pogi ng mga aswang para paniwalaan mo? Nakakunot ang noo ni Lito dahil sa tinuran ng kaibigan. Nakita niyang kumislap ang mata ni Bano at ngumiti pa ito. Napailing-iling na lamang siya. At halatang tinamaan na ng lintik ang kanyang kaibigan. Na-fall na ata ito kay Paning, ang bagong salta mula sa Maynila. Maganda ang dalaga at hindi niya talaga masisisi si Bano kung bakit nagustuhan niya ito. Wala naman siyang maipipintas kay Paning. Mabait naman ito at mukhang wife material ika nga nila. Ngunit isa lang ang problema niya rito dahil masyado daw itong tahimik at halos hindi nagsasalita. Kung kailan mo kakausapin, eh saka lang magsasalita. Ipinagtataka rin niya ang pag-aakusa ng mga taong bayan sa magandang dalaga dahil isa raw itong aswang. Dahil raw simula nang dumating ang dalaga, ay marami ng mga alagang hayop ang namamatay sa kanilang lugar. Kinabukasan ay napamataan na lamang na wakwak ang tiyan o di kaya'y pugot ang ulo ng mga kawawang alagang hayop kung hindi man ay wala ng dugo. Tanong naman ni Lito. Naniniwala ka ba talagang aswang si Paning? Eh, aswang man siya o hindi. Eh, mahalaga, mahal ko siya. Isa pa, ako lang naman ang kakainin niyang hilaw eh. At muli na namang nagtawanan ng magkaibigan. Iba na talaga ang tama ng lambanog kay Bano. Kaya na nitong magbiro ng mga mahahalay. Ewan ko sa'yo pre, kung saan ka masaya, eh suportanta ka. Bahagyang tinapik ni Lito ang balikat ni Bano. Sabay sabing, o siya, hanggang dito na lang ako ha. Dito yung daan papunta sa amin eh. Ikaw,
Siguradong kaya mo talaga umuwi sa lagay na yan. Tanong niya, sabay abot ng palakol nito. Oo naman pre. At isa pa, hindi naman ako babae para ihatid mo pa papauwi sa amin. Bahagya siyang natawa sa tinuran nito. Tumalikod na si Bano at nag-umpisang maglakad. May dala din naman itong flashlight. Nag-umpisa na ding maglakad si Lito. Tinahak niya na ang daan papauwi sa kanilang barong-barong. Kanina pa siguro nakatulog ang kanyang asawa kasama ang kanilang mga supling. Wala na talaga siyang mahihingi pa sa Diyos dahil sa tingin niya ay napakaswerte niya. Napatingala siya sa bilog na buwan sa langit. Ginapang siya ng kakaibang takot na tila ba ay may nalimutan siya. Napatigil siya nang marinig ang isang sitsit. Napalingon siya at wala naman siyang nakitang tao. Hahakbang na sana siya nang makita sa hindi kalayuan ang isang babaeng nakatalikod. Hindi alam ni Lito kung tatakbo ba siya o lalapit, kung kaya't nilakasan na lamang niya ang ilaw ng kanyang flashlight at itinutok sa babae. Naaninag pa niya ang bakas ng dugo sa kamay nito. Nakasabog ang magulo nitong buhok na tinatangay pa ng hangin. May malaking sugat din ang babae sa likod at patuloy na dumudugo. Naglalakad ito paika-ika at may hawak na tila isang bilog na bagay. Dahan-dahang umihit ang babae at halos matumba si Lito nang makilala kung sino ito. Clara? Tumatakbong lumapit siya sa asawa at tiyapos ito. Nawalan ng malay ang kanyang asawa. Nakita niya sa tabi nito ang pugot na ulo ni Bano at ang palakol nito na may bahid ng dugo. Alika na mahal, uuwi na tayo. At pinangkon ni Lito ang kanyang asawa. Sinak! Ang susunod na kwento ay ibinahagi at isinulat ni Ian Sumagaysay. Kwento lang sa akin ito ng Lolo Aldo ko noong sila ay binata pa. Nakatira ang pamilya ni na Lolo Aldo sa isang baryo na malayo sa bayan. Walang kuryente at walang sasakyan maliban sa kalabaw at baka. Dahil malayo nga sa kabiasnan, hindi mawawala ang mga istorya tungkol sa mga bantog na aswang o mangkukulam at iba pang nilikhang kampon ng kadiliman. Malakas ang paniniwala ng mga magulang ni na Lolo Aldo at kapatid nitong si Edmar sa Maykapan. Pinalaki sila nito na may takot sa Diyos at may respeto sa mga nakatatanda. Araw ng pagtatapos ni Lolo Aldo noon sa sekundarya. Nagkayayaan ang grupo nilang magkakaibigan na mag-inuman sa bahay ni Natinyo sa kabilang sityo. Dala ng sobrang kasiyahan, nagpaalam si Lolo Aldo sa kanyang mga magulang at hinikayat pa ang kapatid nitong si Edmar na sumama sa kanya dahil hindi na rin naman siya iba sa grupo at upang may kasama rin siyang pauwi mamaya. Unang beses ni Edmar na makapunta kina Tinyo kaya naman humiram ito sa ina ng Biblia at Rosario sa isiping baka hating gabi na sila umuwi at makainkwentro ng mga nilalang ng kadiliman. Habang nasa daan ay malikot ang mga mata ni Edmar. Waring may tinutukoy o sadyang inaaral lang ang bagong kapaligiran. Samantalang ang anim namang magkakaibigan ay punong-puno ng tawanan. Alas 7 ng gabi nang sila ay magsimulang mag-inuman. Lahat ng natirang pagkain galing sa handaan at hapunan
ay inilabas ng tatay ni Tinyo para sa kanila. Kaya naman tuwang-tuwa ang pitong magkakaibigan. Palipat-lipat ang paksa ng kanilang kwentuhan. Mga alaala ng kalokohang ginawa nila sa paaralan. Mga babaeng halos kabaliwan ng iba sa kanila at mga naiisip na plano kung ano ang kukuning kurso sa kolehiyo. Hating gabi na nang magtanong si Edmar kung pwede na silang umuwi. Tatlong araw bago magkabilugan ng buwan, kaya malakas ang paniniwala nitong may mga nilalang silang makakasalubong sa oras na sila'y umuwi. Kahit ayaw pa sanang pumayag ni Anton, wala na rin siyang nagawa kundi ang magligpit ng bag. Pinagdidiinan nitong marami lang nainom si Edmar kaya kung ano-ano ang iniisip. Pagkatapos magpaalam sa mga magulang ni Tinyo, nagsimula ng baybayin ng anim na kalalakihan ang maalikabok na daan. Malamlam ang buwan at hindi masyadong maliwanag at hindi rin ganoon kadilim kaya walang nag-aabalang maglabas ng flashlight. Mahinang pag-uusap lang ang ginawa ng lahat. Kahit lasing, alam ng bawat isa na nakakatakot ang daan na kanilang tinatahak pa uwi. Maraming malalaking puno ang nakapaligid sa daan at mga mayayabong na kawayan na minsang nakakagulat kapag inililipad ng hangin. Nang malapit na sila sa ilog na kanilang tatawiran, may naaninag si Tomas na tao malapit sa ilog. Napatigil ang grupo at tumabi sa daan nang sa ganon ay hindi sila makita. Muli itong inusisa ni Tomas at napagtantong babae ito dahil sa haba ng buhok. Dito na sumingit si Anton at nagkwento tungkol sa bantog na aswang na pinalayas mula sa kabilang probinsya at napabalitang lumipat sa bayan nila. Narinig niya ang kwentong ito mula sa kanyang kapitbahay. Aswang daw ang babaeng yun at kayang-kaya daw nitong mandagit ng tao at ilipad papalayo para kainin. Tila nahulasan ang lahat nang biglang umungol ang babae na wari ba'y may naaamoy ito sa hindi kalayuan. Sa konting liwanag ng buwan, nakita ng anim ang nakakapanindig balahibong pagbukas ng pakpak nito. Huli na para makapag-isip ng plano ang lahat nang biglang lumipad ang aswang patungo sa malaking puno ng akasya na kanilang pinagtataguan. Halos mawala sa katinuan ang lahat sa lakas ng pagaspas na mga pakpak nito at ang mabangis na ungol na parabang hayok na hayok sa laman ng tao. Nagbiglasan ang lahat at kanya-kanyang karipas ng takbo sa hindi malamang lusutan maliban kay Edmar na malakas ang kapit sa rosaryo at Biblia. Nanginginig itong nagsamo ng dasal. Hindi na natapos ni Edmar ang unang dasal dahil nangangalit siyang nilundagan ng mabangis na nilalang na yun. Kinagat-agat siya nito sa braso at halos mawalan ng malay tao si Edmar nang humarap sa kanya ang halimaw na punong-puno ng dugo ang bibig at may matutulis na ngipin. Nahilo siya sa manansang amoy nito kaya naman mabilis siyang tinangay ng aswang pataas. Habang inililipad pa itaas, naramdaman niya ang pagkagat ng aswang sa kanyang leeg. Bago pa panawan ng malay, kitang-kita ni Edmar ang Kuya Aldo niyang umiiyak habang sinusundan sila at tumatakbo sa kanilang direksyon.